Yan mga bro, so ngayon araw ay bubuhin na natin yung edan, yung NS200. So, papakita ko sa inyo mga bro kung paano gawin yung paano ilagay yung mga pyesa dito sa NS200. Okay? So yan, bago natin umpisahan, syempre yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kung mag-upload po tayo ng mga panibagong video. Tara! Yeah mga bro, bago natin buuin, pakita ko muna sa inyo ayan yung mga pyesa niya. Ayan, ito yung mga pamalit natin ng mga gasket, piston rings, thermostat, papalitan natin thermostat, pati yung special shaft seal, water pump seal, palitan natin. Tapos ito yung ating cylinder block, tapos yung carb. Ayan, malinis na rin naman yung mga bro. Ayan. So ang issue nito, ba't natin tinanggal to, ba't natin tinapover hole is, naghalo po yung coolant at yung langis. Problema. Kaya tingnan natin yung mga possible na dahilan kung ano yung salarin. So ngayon, bubuhin na natin yan. We'll be right back.
Yan mga bro, kung makikita nyo, bali na ikabit na natin lahat. Ano, so ngayon, change oil na lang. So ibig sabihin, hindi pa napapaandar yan, susubukan natin. Yan, salinan muna natin mga bro ng Pitron muna. Kasi, i-advise natin dito sa, ano, i-advise natin mga bro sa may-ari na kailangan mga isang linggo. Huwag na paabutin dalawang linggo kasi grabe ang dumi talaga sa loob ng makina. Ano, change oil ulit. So susunod, gumamit na sila ng kahit yung Kawasaki na malupit na oil na para talaga sa Kawasaki. So ngayon Pitron muna gagamitin natin kasi dapat maaga yung pag-change oil nito. Kasi kung makikita nyo naman mga bro kanina nung kinalas natin, ayun o, putik. Ayun o. Charan! Galing yan sa loob. So madumi talaga ang loob. Okay? Subukan natin ngayon yan. So ang laman nito mga bro ay 1.2 liters. Yan, 1.2 liters. Okay na naman yata yung order ko ah. Tambak na ang order ko ngayon. So sabay nagbitin yan. Uy, wala. Okay, so nalagyan na natin mga bro ng coolant. So ito muna yung ginamit natin na coolant. Yan. So mga bro, yung coolant ang ginamit natin dyan, Promax. Mura lang. 200 lang. Yan, okay. So higpitan natin mga bro. Tapos sabay-sabay natin testingin kung aandar ba. May gas na? O may gas na? Subukan natin. So battery, susi. Subukan natin mga bro, susi. Ayan, pasaksak. Ito, sira ito mga bro. Ayusin pa natin yung display nito. Ayusin natin yung display niya. Kasi alam ko sira yan, sabi nung may-ari eh. Pag inon, oh, di ba wala? Okay, busina na. Ayun, pumitob. Truth, testingin natin kung aandar. Walang cut yung video natin mga bro. Patay, ayaw mandar. Maingay. Kaya mga bro, kung nakita nyo. Uy, mandar na oh. Di ba? Mandar na mga bro. So medyo maingay lang gawa nung wala yung air cleaner. So kabit muna natin. Kasi maingay talaga yan mga bro kapag kawala ito. Maingay talaga yan kapag kawala ito. So ikabit muna natin. Tara, kabit muna natin. Tapos mamaya, testingin natin. Basta ang patandaan natin, pag once na nagbawas tong ito mga bro. Kasi nandito tayo sa max eh, ayan o max o, tubig yan, o coolant yan. Kapag ka nagbawas yan, gagamitin natin. Kapag ka nagbawas yan, automatic, hindi natin nasolve yung problema. Naghalo ulit yan ang coolant yan. Pero kapag ka hindi na nagbawas to, all goods na yan. Yan mga bro, so bali na ikabit na natin yung filter pati yung tanke. So subukan ulit natin. Testing on a susi. Start. Uy, kaganda ng andar. Yan o. So sana hindi na maghalo yung coolant para iwas gastos. Kasi ang gastos nasa parts pa lang, nasa ano na 8,000 na. Kasi pinalitan natin lahat ng rotor, thermostat. Yan, thermostat. Pinalitan natin lahat mga bro. Ano pa ba? Lahat ng gasket pinalitan natin.
Tapos yung water pump seal, pinilitan natin lahat yan mga bro, para basta bang problema. So testingin na lang natin kung magbabawas pa ba ng coolant to. Ayun o, testingin natin yan mga bro. Yan ang palatandaan natin kung magbabawas pa ng coolant. Okay, so check lang natin mamaya. Update ko yung mamaya mga bro. Yan mga bro, antayin lang natin ano. So sa ngayon umaandar po yung unit, ayan, umaandar yung motor. So antayin natin umiikot yung fan, tapos sabakan natin dito sa may overflow ng ano. Ayan yung hose na maliit na yan, pagka bumulwak yan, automatic hahalo talaga yan mga bro, kasi may pressure na lumalabas dito, dapat wala. So antayin natin umiikot yung fan. Ewan ko lang kung automatic pa to. Tapos abangan na rin natin dito. Dito natin mga bro. Ayan, gumagalaw-galaw, takot. Ayan mga bro, pero wala, hindi pa nagbabawas yan. Ano yan, ilaw? Ayan, buka natin, ganda na ganda no? Diba? Ganda na ganda. Yung dito na natin, hindi na natin pinalitan ng timing chain kasi masyado ng malaki magagastos kapag pinalitan pa natin. Taasan muna natin para mabilis yung oo. Ayan, natasan natin ang minor para mabilis uminit yung makina. Tapos, tingin natin kung iikot yung fan. Yan mga bro, so update tayo. Yan, may problema talaga mga bro. So hindi umiikot yung fan, so kanina pa natin pinapaandar. So ang nangyari, so ito pala naka-rewiring na mga bro. Bro, tsuk mo yung positive, baka makadikit. Ang nangyari mga bro nito pala, yung fan nakarekta na. Pero kahit nakarekta siya, hindi pa rin siya umiikot, hindi ayaw niya gumana. So delikado talaga mag-overheat mga bro. Kaya siguro nagkandaloko-loko to, naghalo bigla. Kaya pawala na rin yun ah. Oh, paubos na rin to, ayun oh, bumabalik na siya. Yan. So kaya nagtaka na tayo. Kasi kanina pa ayaw umikot ng fan. So binunot na natin. Ayan, so direkta natin para magkaalaman. Direkta natin sa battery. Pero direkta na namin eh. Direkta na namin, ayaw talaga. So direkta natin dun mismo sa malapit sa battery para magkaalaman talaga. Ay, malala pala ang tama nito. Yan mga bro, so ito ah. So tinanggal na natin yung fan niya. Ito yung fan, tinanggal na natin. So mayroon dalawang wire lang yan, positive tsaka negative. Yung itim, negative, yung pula, positive, manggagaling ng relay dito. Ayan, dito siya nag, dito din bibigay ng command kung kailangan ng umikot. Ngayon, pag direct na natin yan, positive, negative, dapat umikot na yan mga bro. Ngayon, ito, yung green, positive. Ayan, milaman niya na. Nakarekta sa positive, ito, negative. Ngayon, testingan natin. Dapat umikot na. Dapat umikot na. Oo. Ayan o, dito. Nakakunik yan o. Patay. Wala talaga. Yan, problema mga bro. Bili ulit tayo ng pan. Sabihan mo na yan. Magkano ba yan? Tingin mo. Check na. Yan mga bro. So siguro hanggang dito lang yung video natin. Update ko na lang kayo ulit. Ano? Pan na lang naman ang problema nito mga bro. Pan ang problema. So hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat. At pensya na, hindi natin natapos. Kasi wala tayong pizza, wala tayong mabibilihan ngayon dito. Order ulit tayo dyan, order.